Okay? Ito po yung ating mga ginamit noon. Yan. Ito po yung ating mga ginawa noon. Na collection ko na may mga rubies. Ayan. Ito yung 3 rubies setup na naka-engrave na yung pangalan ko. Ayan. Naka-engrave yan. Kahit kudkudin mo yan, hindi mo yan mababakbak. Kasi parang bato yan. Ang ginagamit ko ditong pang-engrave at saka panlagay yung pang-markings din sa ilalim. Hindi yan ink. Ano yan? Ceramic din yan. Ceramic fiber din yan. Naka-engrave din. Pati yung ink niya, ceramic fiber din. Yan. Tapos ito yung kanyang pang-engrave. Ito. Meron akong drill na maliit na ginagamit dyan kasi parang bato to. Parang bato. Ito po yung aking item number 1 ng rubies. Ito, 3 rubies to. Ito ay para lang sa may mga birthday ng July. Ayan. Kasi ako, yung mga July dyan, ito. Ito ay ipapapatentin ko pa kasi may sariling formulation ko po yung ginamit kong pang-engrave dito. Yung nakasanayan natin yung ang tawag doon ay clip, naka-clip in, ipit, naka-ipit siya. Ito, embed ang tawag dito, nakabaon, nakatanim doon sa base. Ayan. Embed ang tawag dito. Sa mga sa lapidary art, iyon ang ginagawa, yung mga lapida, nagbabaon sila nung anong unang panahon ng mga gems, sa ganito. Paano naman natin yung masasabing ruby siya pagtingin? So, nasan yung ating isang gamit dito? Hanapin natin yung isa. Wala, yung aking pang ano. Yun. To. Ito na. Yan o. Mas maganda sa laser. Sa laser na natin tingnan. Kung babaon yung liwanag. Yan yun. Yan. Yan o. Rubies po yan. Yan o. Rubies po lahat yan. Yan. Genuine rubies. Lahat ng liwanag papasok lang sa loob. Yan. Yan po yung rubies. Yan. Ito naman po yung ating 2 rubies setup ito. 2 rubies setup with moissanite diamond. Yan. May 2 rubies din yan sa 2 gilid na 3.2 karat bawat isang rubies. Ayan. Ito po 4. Wala pa itong embed. Clear pa siya. Ayan. Ayan. Parang semento yan. Parang matigas na bato din yan. Ang ginagamit namin dito pang engrave ay ito. Ayan. Carbide steel. Ito para malagyan ko siya na makukita ko siya ng pangalan sa ilalim. Ayan. Ganyan. Sobrang tigas. Carbide steel. Kasi ceramic fiber ito. Sobrang tigas nito. Yan. Tingnan natin sa ano. Ayan o. Mas maliwanag yan. Kasi ano yan. Kapag ito malbo. Yan. Rubies lahat yan. Yan. Rubies po lahat yan. Tapos ang kislap niya. Yan. Ang gitna po niyan ay moissanite. Genuine. Original na yung moissanite. Love made man yan. O ano. Basta moissanite yan. Pinakita ko na naman sa inyo sa mga unang videos ko kung paano titingnan yung moissanite at saka yung diamond. Nalubat ko kanina eh. 0. Ayan. Yan po. Ito yung ating ayan o. Ng ating rubies. Tapos ang ating moissanite. 0. Ay, mag-0. 0, calibrate. 0. Kahit pangalawang test, moissanite, 0. Rubies. Yan po yung rubies, mabagal lang. Talagang genuine rubies. Kasi ito po ay natural rubies from Sri Lanka. Yan. Yan. Ito po yung ating rubies na isa pa. Yan. Titit. Okay na yun. Meron po ako ditong kwintas.
Itong ring na ginagamit ko. Dito nagsimula ang lahat. Ito. Ayan. Dito ko natutong mag-embed. Ayan, oh. Parang semento yan. Parang yung sang... Ayan, parang mas matigas pa sa semento. Parang tiles na yan. Pero yun ay ceramic fiber. Yan po yung ceramic fiber natin. Naginawa ko. Papapatentit ko pa to kasi may formulation po yung pang-embed natin. May formulation. O, tingnan natin ko. Sabihin naman ng mga madla, baka puro fake daw yung rubies natin. Hindi yung fake. Kahit pa yung love made, basta ito na yan. Hindi yung pupuno. Kahit pa yung gawin mo, hanggang doon lang yan. 2 bar lang yan. Kasi yan ay number 9 lang. At saka ano lang yan, taro rubies lang yan. Yan. Yan po, rubies po yan, yan. Minsan nagpupuno siya pagka depende sa diin, pag napapadiin ako, pero hanggang dyan lang talaga yan. Kaya kailangan ito yung may calibration power, yan. Okay na po yun. Dito nagsimula ang lahat. Sa ating yan. Yan o, rubies yan o. Genuine rubies. Ito ay legacy po. Legacy ko sa aking ama't ina na namamatay. Ito. Tribute ring ko. Sa aking mother. At ito naman ay yung ginawa kong bracelet. With moissanite stone. Ang ganda niya, oh. Ayan. Moissanite stone. Ang ganda. Dito na lang po muna. At yun lang, pinakita ko lang po. Hindi naman po sila for sale. Ito po ay for bidding. For bid at saka pang auction. Ito, ilalaban natin ito ng mga auction to. Kasi tunay naman yung mga bato niya. Kahit pa yun, patingnan sa gemologist, may mga sample naman ako dito. Ng ginamit kong bato dyan. Dito na lang muna.